Noong 2020, nag-viral sa internet ang video ng unggoy na nakasakay sa likod ng usa. Sa umpisa, ang suspecha ng mga animal experts ay nakikiangkas lamang ang unggoy sa tuwing lumilibot sa gubat ang usa. Malakas kasi ang pakiramdam ng mga usa kung may paparating na kalaban, kaya mabilis na nakakaligtas ang unggoy sa panganib. Kung minsan, nakakakuha din ng libreng pagkain ng unggoy sa tira ng usa at bilang kapalit, nililinisan nila ang usa laban sa mga kulit na kuto at garapata. Pero nagbago ang lahat ng kanilang teorya nang makita nila ang unggoy na may ginagawang hindi kaaya-aya sa likod ng usa. Oh no! May kita na para bang kinukuskus ng unggoy ang kanyang, alam mo na. Dahil dyan, nakabuo ng matibay na teorya ang mga biologist na maaaring isa itong interspecies mating na nagaganap sa magkaibang hayop. Kung tutuusin, hindi ito naiiba sa kaso ng mga palaka na namataang nakasakay sa likod ng sawa. Ilang beses na rin naidokumento ang pag-angkas ng mga palaka sa delikadong predator gaya ng sawa. Ginagawa ito ng mga lalaking palaka sa tuwing nauubusan sila ng babaeng mating partner at sa halip, ibinabaling ng mga lalaking palaka ang kanilang nangangating pagmamahal sa likod ng kawawang ahas. Karaniwang tumatagal ang ganitong senaryo ng isang oras hanggang sa masiyahan ng lubusan ang palaka at saka lang nila tatantanan ang ahas. Kawawang ahas, pinagkaisahan ng mga palaka. Sa wild, ang mga palaka ay kilala talagang sumasakay sa mas malalaking hayop. Gaya ng mga palaka na to na sumakay sa water buffalo para pagpiestahan ang mga langaw na dumatapo. Ngunit may mga hayop na mas malakas ang loob na sa halip na sa ahas sumakay, sa buwaya ang trip nila. Gaya ng pagong na to na umangkas sa likod ng buwaya na para bang namamangka at namamasyal sa ilog. Of course, feeling nila ay ligtas sila sa buwaya dahil sa tigas ng kanilang shell, baka mabali ang pangil ng buwaya. Pero mukhang wala na atang tatalo sa tapang ng raccoon na to dahil ginawa niyang kayak ang buwaya. Nakunan sa Florida, USA ang picture at mapapaisip ka na lang na posible pala yun. Sa dagat, ang mga dikya o jellyfish ang isa sa dapat mong iwasan. Nagtataglay kasi ito ng lason kaya maski ang mga predator ay umiiwas rito. May mga isda na immune sa lason ng dikya, kaya naman naisipan ng tusong isda na to ang pumasok sa loob ng dikya at kontrolin ito na para bang nagpapaandar ng submarine. Ginagawa? Sa ganitong paraan, walang predator ang nagbabalak makainin ng isda dahil nagtago pa ito sa loob ng dikya. Para silang ratatouille na kinukontrol ng daga ang tao, pero sa kaso ng dalawa na to, isda ang nasusunod. Kung malinaw sa iyo na may hayop na umaangkas sa ibang hayop, palaisipan naman sa maraming siyentipiko ang nakuna ng litrato sa Africa kung saan may kita ang genet na isang uri ng alamid ang namataang nakasakay sa likod ng rhinoceros. Kung minsan, pati sa likod ng Cape Buffalo. Para sa akin, sa tingin ko, sumakay ang alamid sa likod ng rhino para makaiwas siya sa mga kalaban gaya ng leon na aktibo tuwing gabi. O baka naman magkaibigan ang alamid at rhino, parang si Timon and Pumbaa. Dito pa rin sa Africa, inakala ng mga tao na lumulutang sa tubig ang ibon na to. Yun pala kung titignan ng maigi, nakasakay pala siya sa hippopotamus. Kung nakaka-relax ang mag-surfing sa malakas na alon, imagine mo na lang kung gaano ka-happy ang ibon na to habang nakasakay sa hippo. Sa ganitong paraan, mas madaling nakakapanghuli ng isda ang ibon dahil dinadala siya ng hippo sa lugar na may maraming isda. Dahil nasa topic na rin tayo ng angkas, bakit hindi natin talakayin ang ultimate angkas ng Animal Kingdom? Ito ang mga seagull at makikita sa video kung paano siya sumakay sa likod ng lumilipad na ibon. Sobrang tamad ng mga ibon na to na lumipad, kaya maski ang isdang mola-mola ay ginawa nilang tapakan habang nasa gitna ng dagat. Siga at buli ang mga seagull, pero kung may ibon na kayang pumantay sa kanila, yan ay ang mga uwak. Gaya ng uwak na to na sumakay sa likod ng agila na parabang nang aasar. Hindi ko alam kung ano ang trip ng ibon na to at ba't agila pa ang napili nilang asarin, pero makukuha mo nalang matawa sa kakulitan ng mga uwak. O ito,
Matagal ko na itong nakikita sa internet at marahil ay nagtataka ka kung ito ba ay Photoshop. Nakasakay ang weasel sa likod ng woodpecker na parabang nanggaling sila sa mahiwagang mundo ng Encantadia. Ayon sa kumuha ng picture na si Martin Limay, hindi fake o edited ang picture. Naita niya na inatake ng weasel ang woodpecker habang nasa lupa pa lang ang dalawang hayop. Lumipad ang woodpecker kasama ng weasel at dito na nga niya nakuna ng litrato ang ibon na ngayon ay nanganak na ng maraming memes sa internet. Sa totoo lang, ang pinakamautak na nilalang na mahilig umangka sa ibang hayop ay walang iba kundi ang mga tao. Dito sa northern part ng mundo kung saan palaging nagyayelo, nakaisip ng paraan ng mga tao kung paano makakapaglakbay sa tulong ng mga reindeer. Wala kasing sasakyan ang makadaraan sa makapal na yelo at tanging mga native animals lang ang kayang mag-navigate sa ganitong klase ng environment. Sa bansang Finland, ginawa nila itong tourist attraction kung saan pwede mong ma-experience ang sumakay ng sleigh sa halagang 17 euros o katumbas ng 1,000 pesos. Kaya kung sawa ka ng sumakay sa kalesa na makikita sa Luneta Park, baka mas exciting ang sumakay sa sleigh ng reindeer. Kung meron lang sanang lumilipad, edi mas exciting. Kung walang reindeer, ang mga aso ay pwede rin palang gamitin bilang sleigh. Malakas ang katawan ng mga aso kaya maaasahan mo na kaya nilang hilain ang sleigh na may sakay na tao. Madulas din ang surface ng yelo kaya hindi masyadong nahihirapan ang aso na hilain ang kanilang amo. Ginagawa ito sa ilang lugar gaya ng Greenland, Canada at Alaska at pinaniniwala ang matagal na ang kultura na to na aabot sa 1,000 taon na ang lumipas. Karaniwang ginagamit dito ang mga breed ng aso gaya ng Alaskan Malamute at Siberian Husky dahil sa likas nilang energetic na katangian. Pero kung ganito ka-cute at kataba ang alaga mong husky, mag-jeep ka na lang dahil siguradong hindi ka nito kayang buhatin. Ikaw, ano ang mas trip mo? Sumakay sa sleigh ng reindeer o sleigh ng mga husky? Let me know in the comment section. Dito naman sa mainit na lugar gaya ng Middle East, ang mga camel ang pinakamaaasahang hayop sa usaping transportasyon. Noong unang panahon na wala pang otomobil, ang mga camel ang ginagamit ng mga tao rito upang makatawid ng disyerto papunta ng syudad. Ngayong 2022, ginagamit pa rin ang mga camel ng ibang liblib na lugar na hindi pa naaabot ng modernisasyon. Mas gusto ng mga tao rito ang camel dahil mas mabilis itong tumakbo sa buhangin kesa sa kabayo. Kahit din itong maglakbay ng walang tubig at pagkain sa loob ng 15 days. Sa India, ang mga tao rito ay sumasakay sa taas ng elepante. Yan ay hindi dahil nakaka-relax sa taas ng elepante. Yan ay dahil sa ang elepante ay mabisang proteksyon laban sa mga tigre. Ang mga tigre kasi ay natatakot lumapit sa elepante sa tuwing aatake. Kaya mas ligtas maglakbay sa gubat sa tuwing nakasakay ng elepante. Maliban pa dyan, sila ay mga cute at mapaglaro kaya sinong hindi magkakagustong makabanding ang mga hayop gaya ng elepante. Ikaw, alin sa mga angkas stories ang pinaka nagustuhan mo? Comment down below para ma-share mo sa amin ang iyong thoughts. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Wesley Dominico, Ren Simon, Clijan Ryan Cristo, Nika Jazz, John Ride Guillermo, Jay Compañero Biahiro, Aris Marqueses 14, at Carl Justin Mendoza. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!